The Social Welfare Department looking to start distributing the financial assistance from the targeted cash transfer program this week. Let's get more details from our correspondent, Jervis Manahan. Jervis? Denise, the government is expediting the distribution of cash aid under the targeted cash transfer program. Social Welfare Secretary Erwin Tulfo said it is being deposited to the cash cards of beneficiaries and might be available starting this week. For those who do not have cash cards, other mechanisms are available, such as remittance centers. The Department of Budget and Management recently announced approval of a 4.1 billion peso budget to continue the program. The targeted cash transfer started under the Duterte administration. This program aims to distribute 500 pesos a month from April to September 2022 to help Filipino families cope with rising costs of basic needs. 12 million beneficiaries will be benefiting from the program. Tulfo acknowledges that the amount is small, but it will help ease the burden of the poorest Filipinos. The TCT program is just one of the government interventions to address poverty. Denise. Thanks, Jervis. Party List Group wants able senior citizens to continue working. Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez is proposing legislation that seeks to scrap the mandatory retirement for elderly workers. Ordanez says his measure will allow the aging population to extend their employment, provided that the worker can still do the job. Ang magiging problema, pagdating nila ng retirement age, compulsory kasi. So gusto mang ng kumpanya na i-retain siya at gusto rin niyang magtrabaho muli doon sa opisina o kumpanya, ay hindi, hindi na pwede magtrabaho dahil nga yung compulsory retirement. So ang mayayari ito parang optional. As long as kayang i-prove ng employee, kaya niyang i-feel capable to perform the job. A bill penalizing political turncoatism filed at the lower house by former president and now senior deputy speaker Gloria Macapagal Arroyo. Under the proposed measure, party members are not allowed to switch affiliation 1 year before or after any national elections. Violators could face a penalty of forfeiting their elective office or disqualification from the next election. Senate Minority Leader Coco Pimentel says this bill is more likely to pass in Congress than anti-political dynasty measures. Ang pagreforma sa lipunan, lalo na sa sistema ng politika natin, gawin na lang natin itong evolution, hindi revolution. Evolution, ibig sabihin nun, dahan-dahan, kung ano yung kaya natin gawin, kunin na natin. So, for imbis na let us say anti-political dynasty law na alam na natin na i-oppose ng lahat ng members ng dynasty diyan sa lawmaking body, pwede na mas may pag-asa pa itong anti-political turncoatism. A political analyst meanwhile wants some changes to the bill. Bagamat natutuwa ako at nabuhay na naman yung usapin tungkol dito, binabasa ko nga, meron din akong mga hindi sang-ayon. Like halimbawa, bakit 1 year lang? Dapat 3 years. Dapat 3 years, kasing electoral cycle, 3 years eh. Paano mo naman maaano yung loyalty mo kung hindi naman uminit yung upuan mo dun sa partido na yon? Dapat at least 3 years ka na member ng party bago ka tumakbo under that party. Itong current version ni Congresswoman Arroyo, walang mention ng barangay. Parang hindi ba dapat mas maganda kung magsisimula sa grassroots? Commission on Elections Chairman George Garcia says he respects President Marcos' decision to veto a measure giving tax breaks to poll workers. He defends the president, saying the move is not meant to discredit the efforts of election personnel. Garcia adds other forms of assistance could be offered to them.
narinig ko po ang ating Pangulo nang ipaliwanag po niya yung pong kadahilanan at ang kanyang proposal din. Nagkataon po with all and natutuwa po ako na halos parehas po kami ng idea dahil sa yung pong tax exemption na ating pong sanang igagawad o ibibigay sa ating mga poll watchers ay pwede naman pong bakunan talaga doon sa bakit hindi na lang po natin i-increase halimbawa yung allowance honoraria na pwede namin maibigay sa kanila. Lalo't lalo na may budget naman po kami. Kesa halimbawa po yung budget na yan, halimbawa po excess o yung matitira ay kung saan mapunta, kaibigay na lang po namin sa mga guro o sa iba pang mga poll workers na magtilingkod po sa araw na election. O kaya naman po, pag sila'y nagte-training, pwede po namin taasan yung mga training honoraria na binibigay po namin.